MXi125 full setup with anti-LTO mode. Okay, so how to start. Turn off and lock. Pag pina-under siya, trinay siyang susian is total shutdown, walang power. Okay, di mo siya mapapa-under. Kaya siya mamamatay. 1, 2, 3, patay. Good. Okay. Okay. Then while running, kung ginagamit yung susi. Okay, so pandarin natin siya. Pag nilock mo dito yan, mamamatay. Ayan, mamamatay yung motor. Kaya siya mag-aala. Okay. Then light demonstration tayo. We will just use the alarm. Ayan. So hindi siya nakasusi. Okay. Button insert. Okay. So naka quad contact po ito. Then meron din siyang anti-LTO mode. So ang anti-LTO mode po natin is na-establish po yan almost 3 years ago pa, 2017. Okay. So and park light. That's the park light. And underglow. That's the underglow. Glow. Naka-separate button po ang underglow natin. Ito siya. Pag pinatay, mamamatay ang underglow. Okay. That's the underglow. Then, kapag nag-turn signal ka, it will turn into amber. Pag pinatay mo, babalik si blue. Same sa kabila. Okay. And this is not a plug and play bulb po. Ordinary T15 lang po yan. We customize the wirings. Okay. So, modification po yan sa wirings niya. Then hazard. Okay. And the good thing dito sa setup na to, okay, kapag pinaparehistro mo or biglang may checkpoint, which is alam naman natin na bawal yung mga ganitong dikulay. That's the reason why in-standard pa rin natin yung turn signal na amber para alam pa rin nilang lumiluko ka. So, ang magandahan nito is meron siyang anti-LTO mode na setup. Okay. Pag prenes natin yung one button na yun, take note ha, isang button lang po ang pipindutin natin. And the busina is malakas. Okay. So, one button lang ang pipindutin mo. Lahat ng mga extra lights mo at lahat ng mga dikulay mo na yan, pati malakas na busina mo, babalik siya sa stock. Ayun. So, color white is allowed. So, based on LTO regulations, allowed po yan. Hindi po sinabi ni LTO na bawal ang projector. Ang binabawal po niya is yung kulay. Okay? At binabawal din niya yung masyadong maliwanag, which is, alam ko, is 10,000 lumens pataas is bawal na. So, this only has an HID bulb. Kelvin yung measurement, so 6,000 Kelvin yun. So yan, kahit anong press mo dun sa underglow switch nyo, sa switch mo sa underglow, hindi na iniilaw. And same sa park light. Okay, ang park light na lang nya is yung puti. Okay, yung white na lang. Same sa likod. Sa likod, ang park light mo na lang is yung pula. Yung pula na lang. Okay, but the signal light still there, signal light, okay. Bula, okay, hazard. Okay, same sa likod. Signal light. So, ayan, that's the anti-LTO mode niya, okay. So, wala kang kasita-sita dyan. The, all the lights are legal. Okay, busina. Balik sa stock, then headlight. Headlight, so that's the headlight beam. So low beam, meron siyang low and meron siyang high, low, high, low, high. So the only function na meron siya is headlight, high and low, park light na kulay puti, and signal light na amber. Okay, okay. Then after registration or after checkpoint, the good thing, one button, switch on lahat, tadaan. Okay, then the switch for underglow. Okay, so anti-LTO mode, busina, and the light mode.
kusina. Ganyan po. Kaganda ang setup nito. Okay. Okay. Note, alarm lang po ang pinang-start natin. Hindi po yan nakasusi. Okay. Then the headlight beam. Okay, this is the headlight. Ayan. Ayan po ang headlight niya. Okay, that's the low beam. Okay, so turn off. Turn on. High beam. Low beam. High beam. Okay. Po siya kaliwanag. Okay. Then, busina. Walang kurap. Okay. Anti-LTO mode once again. Take note, one button lang po yan. Okay.